sigurado ang buhay niyo. Siguradong babalik ang mga tauhan ni Septo. Hindi ko kayong kaya protektahan isa-isa. Kailangan niyo lumaban at ipaglaban ang mga karapatan niyo. Pinagalit talaga ako ng jurist na yan. Hindi ko na siya bibigyan ng palugid. Sugod tayo sa kampo ng Lumeria. Patayin niyo lahat ng tao makita niyo. Bata, matanda, babae man o lalaki, wala kayong ititira. Patayin niyo silang lahat. Mas lalala lang ang sitwasyon, jurist. Susugod din dito ang mga taga-Vesta. Mapapatay din nila lahat ng tao. Tulog ka ba? Hindi ah. Baka ikaw siguro. Alisto ka. Sino kayo? Ibang amoy mo! Bangong salta ka dito, no? Makampi kami ni Joris! Bakit mo kilala si Joris? Patayin na Ronin ito! Gusto kong ipamahagi sa inyo ang tagumpay ko! May regalo ako para sa inyo lahat! Pagbabayaran mong pitong taong pagpapakulong mo sa akin! Ako nagpakulong sa'yo? Sama, Juris. Sa libo-libong pinakulong mo dito, hindi mo man lang naalala mukha ko. Parang awan niyo na huwag niyo ako ikulong. Ikaw'y magnanakaw ng pagkain. Di pa rin pala naaalog ang utak mo. Oo! Ako'y nagmamakaawa sa'yo. Nagsusumamo. Wala ka na rin mapupuntahan. Hindi ko gustuhan to. Parang awa nyo, napakawalan nyo na ako. Gutom-gutom na mga anak ko. Para sa kanila to. Sinaktan mo ang may-ari ng tindahan. At dahil sa'yo, critical ang kondisyon niya. Pero man siya si Jai. Lumaban siya. Pagkain na naman ang bakay ko sa kanila. Para sa mga anak ko. Parang awa niyo, no? Kung gusto niyo, ipapalik ko to sa may-ari. Parang awa niyo, napakawalan niyo lang ako. Kailangan ng ama ng mga anak ko. Paano na lang mga anak ko pag kinulog niyo ako? Parang awa niyo, ito na, ipapalik ko, no? Parang awa niyo, no? May anak din ang taong sinaktan mo. Kung talagang naawa ka sa anak mo, edi sana nag-isip-isip ka muna bago mo ginawa yung kasalanan mo. Malinaw sa batas ng Lumeria, kasalanan ang pagnanakaw. Pero mas malaking kasalanan ang pananakit ng kapwa. Pagbabayaran mo to. Parang awa niyo na, huwag niyo ako ikulong. Umaasa sa akin ang pamilya ko. Dahil sino pabayaan ko mga anak ko?
Magbabayaran mo lahat to, Juris! Magbabayad ka, Ronin! Sabi ko na nga ba eh, dahil kilala kita. Kung sinunod ko ang kutob ko, hindi ako naniwala sa'yo. Kailangan ng magagawa at talo ka na! Dahil tindrader mo ako! Labahan mo ka ng harap-harapan, Septo! Patayin na kita! Ito yung magagawa mo! Dahil pag binigyan mo kahit isang hibla na pagkakataon, ikaw ang papatayin ko! Huwag kang magmadali, Ronin. Dadating din tayo dyan. Gusto kong damdamin ang pagtalo sa'yo. Gusto kong magmakaawa at maghirap tulad ng ginawa mo sa akin nang di mo ako pagbigyan! Di ako mamakaawa! Mas gugustay kong mahirapan at mamatay na may dignidad! Dignidad? Dignidad? Ha? Ba't nandito ka? Kriminal ka, diba? Hindi ako pamatay ng tao! Nagmahal ako ng maling oras at maling pagkakataon! Yun lang ang kasalanan ko! At kahit kailan di ko pagsisisiyan yun! Pinakilos! Sa bahay niya pa. Kagali ko lang yun eh. Wala naman siya doon. Baka naman nagkaklase na. Sayo kayo kung paano makipaglaban na magkakasama sa grupo. Ngayon ang gagawin nyo kung paano lumaban ng mag-isa. Para sa unang maglalaban, Rishad, Siling, kayo magsimula. Magrason, Siling. Talo ka pa rin. Mag-isayo ko nga maigi. Hindi porkit magburito ka ni Aura, sigurado makakapasok ka na. Sige, bumalik ka sa pwesto mo. Magaling, Grecia.
Wala daw, ayaw ko! Ayaw na nga, katuwiran! Naintindihan niyo ba? Opo! Kaya lang ako ni Rayshan. Ano? Gusto mo kausapin na si Venom? Sasamahan kita. Para ano pa? Talo ka na sa paningin ng lahat, Celine. Makinig kayo! Huwag na huwag niyong iisipin dinadaya kayo. Dahil yan ang laging sinasabi ng mga natatalo. Sa isang laban, hindi importante kung ano nagawa niyo. Ang tinitignan dito, yung nanalo. Diyan ang lagi niyong itatanda sa kukote niyo. Mitos! Alon, simulan niyo laban. Thank you.
kang masyadong kampante, Mitos. Hindi porkit si Master Cadmus ang nakiusap para makabalik ka sa eskwelahang to. Magaling ka na. Hindi ka espesyal dito. Ito tatandaan nyo. Isa lang ang titignan sa darating na paligsahan. Ang resulta. Kung sino ang dalawang mananalo, siya ang makakaupo sa pwesto. Dati, nabubuhay kami dito na mag-isa. Basta't ligtas kaming lahat. Wala kaya kami magpakalam sa iba. Lagi kami nagbibigay sa mga taga-campo ng Vesta o Hilyon. Kahit mali, ayos lang. Nakalimutan na namin ipaglaban ng mga natitirang kayamanan namin. Maraming pagkatao. Ngayon, tinuruan mo kaming lumaban. Hindi lang panibagong buhay ang binigay mo sa mga tao dito. Kundi panibagong pag-asa. Maraming salamat, Julius. Aura, anong gusto mo kay Eden? Alis na muna ako. Maghahanap muna ako ibang makakain at mainom. Maraming salamat, Cyrus. Bakit kanina pa wala ka pang inip? Paano ka? Anong gagawin mo? Hindi ko na alam, Maura. Hindi ko na alam. Wala na talaga ng palalayang ugali ni Talon. Gusto talaga niyang manalo sa paligsahang to. Yun na lang yung nasa isip niya. Ang maging runin siya. Wala na rin siyang pakialam maski may masaktan siyang iba. Hindi naman laban sa pagiging runin ang nasa isip nun eh. Laban sa puso mo. Ano man nasabi yan? May kalaban ba siya? Nakikipag-kompetensya ka ba? Nagmasa ba dito kagabi? Wala po. Di pa nga po kami natutulog simula na nagkausap tayo kagabi. Oo nga po. Todo bantay nga po kami. Sige. Salamat. Ang susi. Ito po. Di ba nasa'yo? Hindi, nasa'yo. Nandito lang po yung kanina eh. Baka naulog. Hanapin ko po ah. Sinuway po ang utos niyo. Pumunta pa rin siya sa Argos. Nilakaw po niya yung susi. Noong mamatay ang mga magulang mo at magulang ko noon sa gera, akala ko hindi ko nakakayaning mabuhay pa. Naalala mo noon, nagbalak pa tayo magpakamatay at sumugod na lang sa Hilyon. Pero Juris, hindi natin ginawa yun. Dahil humugod tayo ng lakas sa isa't isa. Noon yun, iba na ngayon, Aura. Kahit kinabukasan ko, di ko na nakikita. Mula nang pumasok ko rito, iisa lang ang gusto kong gawin sa buhay ko. At
dapat yun ay makita ka. Pero kahit yun, Aura, hindi ko na magawa. Paningin lang na wala sa'yo, Juris. Meron ka pa rin nararamdaman. Juris, nandito pa ako. Ano pa silbi ko sa'yo, Aura? Bulag na ako. Huwag mong sasabihin yan. May silbi ka sa'kin. Dahil ikaw ang bumubuhay sa'kin. Para hindi ko po magagawa yung gusto niya, Master Cadmus. Hindi mo kayang iligtas si Aura. Akala ko kaibigan siya. Buo naman po ang aking loob sa pagligtas sa kaibigan ko. Pero hindi ko po makakayanan pag may makita ako sa Argos. Si Cyrus ba? Kahit anong pilit ko pong itago ang nararamdaman ko, di pa rin po nawawala ang sakit. Hindi ko naman pong pinagsisisihan ang ginawa ko dahil alam ko naman pong yun ang tama. Paano kung sumbatan niya ako? Paano kung sabihin niyang pinagsisisihan niyang minahal niya ako? Parang hindi ko po makakayanan yun. Mahal mo pa rin siya. Paano na mahal? Dial. Alam mo bang ikaw ang pinakamatapang sa lahat ng Ronin? Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa angking mong katapatan sa iyong tungkulin. Alam kong masakit para sa itong misyon na to. Pero yan ang sinumpa mo ang tungkulin. Kaya na isang mandarik na, tumingin ka lang ng diretso. Huwag kang lilingon at tatalikod. Magagampana mo na maayos ang misyon. Pero hindi ko hinihingi sa'yo ang opinion mo. At hindi rin kita tinatanong kung magagawa mo o hindi. Sa pagkakataon na to, inuutusan kitang gawin mo itong misyon na to. Masusunod po. Mga pangarap siyang gusto nga ba sa'yo. Baka makasagaba lang. Daisy ko na lang inararamdaman ko. Nakakita ko kay Cyrus. Baka kung anong isumbat sa'kin. Baka ikinatay ko lang yun. Sana mapatawad pa ako sa Cyrus. Pupunta ka dito para kumbinsin ako makipag-ay sa kanya. Sasaya ka lang ng oras mo. Hindi ko siya mapapatawad. Paano kung hindi naman talaga kwintas ang balak ng mga tagahilyon dito? Posible. Hindi nila malalaman. Dahil yun ang tiniyak ko. Thank you.